kumusta sa lahat ng mga mag-aaral na nanonood ngayon saan mang sulok ng Pilipinas. Ako si Teacher Mai, ang gagabay sa inyong paglalakbay sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Tara na! Siguradong kapanapanabik ang ating aralin sa araw na ito dahil tatalakayin natin ang mga halamang ornamental at ang mga pakilabang ito. Ito ang bagong game show na inaabangan, ang EPP, Panalo Ka! Mayroon tayong tatlong kalahok. Ang unang dalawang kalahok na may mataas na score ang makakapasok sa second round. Ipakilala na natin ang ating mga kalahok. Sina Manuel, Bersil, at Alimer. Makikita ninyo sa inyong screen ang iba't ibang kategorya ng ating game. Handa na ba? Kung handa na, simulan na natin! Para sa ating kategorya ngayong araw, show mo na! Okay, ito ay huminto sa agrikultura. Ibig sabihin, ang mga katanungan na sasagutin ng ating mga kalahok ay may kinalaman sa halaman o tanim. Exciting ito! Para sa unang round, paunahan lamang ng pagpindot sa buzzer para makasagot. Pero, hintayin muna ang aking hudyat. Mga kalahok, handa na ba? Handa na! Round 1. Okay, kamay sa dibdib. Players, ang isasagot nyo lamang ay tama o mali. Ang tanong, ang pagtatanim ng mga halamang ornamental ay nakakatulong sa pagbibigay ng malinis na hangin. Tama o mali? Go! Mali! Ang wastong sagot ay tama dahil ang mga halamang ornamental ay nakakatulong sa paglilinis ng maruming hangin. Gaya ng ibang halaman, nagbibigay ito ng oxygen na kailangan ng mga tao. Para sa ikalawang tanong, ang mga halamang ornamental ay walang naidudulot na mabuti sa pamilya at mga tao sa pamayanan. Tama o mali? Go! Mali! Magaling, Alimer! Ang sagot mong mali ay wasto. Dahil ang mga halamang ornamental ay nagdudulot ng mabuti sa isang pamilya at pamayanan. Pinagaganda nito ang kapaligiran na nagbibigay saya sa mga taong nakakakita nito. Para sa ikatlong tanong, maaaring ipagbili ang mga halamang ornamental. Tama o mali? Go! Tama! Mahusay, Bersil! Ang tamang sagot ay tama. Maaari mong ibenta o ipagbili ang mga ipinula mong halamang ornamental. Isa itong magandang negosyo, lalo na sa mga mahihilig sa halaman. Kumikita ka na, napaganda mo pa ang ating kapaligiran. Ika-apat na tanong, nakapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya at pamayanan ang pagtatanim ng halamang ornamental. Tama
Tama! Talagang mahigpit ang labanan ito. Tama ang iyong sagot, Alimer. Pwede niyo itong maging bonding moments. Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay isang magandang therapeutic activity. Mapapansin natin na maraming tao ang mahilig sa mga halaman. Kaya nga nauuso ang mga tawag na plantito at plantita. Para sa huling katanungan, nakakasira ng kapaligiran ang halamang ornamental. Tama? O mali? Go! Mali. Mahusay! Mali ang sagot. Sa katunayan, nakakatulong pa nga ito ng malaki sa ating kapaligiran. Pinagaganda nito ang paligid. Makikita natin na halos ang mga halamang ornamental sa mga parke, palaruan, at maging sa tahanan. Sa pagtatapos ng round 1, sina Alimer at Versil ang uhusad sa second round. Round 2. Ang ating kategorya sa larong ito ay tungkol pa rin sa agrikultura. Ganun pa rin ang inyong gagawin. Kamay sa dilim. At hintayin ang aking hudyat sa pagpindot ng buzzer. Paunahan lamang sa pagpindot ng buzzer para ibigay ang titik ng tamang sagot. Players, handa na ba kayo? Handa na! Ito na ang second round. Unang katanungan. Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental? Nagbibigay ito ng kasiyahan sa pamilya. C. Nakakapagbigay ito ng therapeutic na gawain sa bawat tao. At D. Nagpapaunlad ito ng pamayanan. Go! Titik A. May 1 point ka na, Alimer. Dahil ang tamang sagot ay titik A. Ikalawang tanong. Ang mga sumusunod ay kapaki-pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental, maliban sa isa. Ano ito? A. Nagbabawas ito ng maruming hangin sa kapaligiran. B. Nagbibigay ito ng kabuhayan sa pamilya. C. Nagiging libangan ito na makabuluhan. At titik D. Nagpapababa ito ng presyo ng mga bilihin sa palengke. Go! Titik D! Magaling, Versil! May 1 point ka na rin! Ikatlong tanong, paano makakatulong sa pagsugpo ng polusyon ang pagtatanim ng halamang ornamental? A. Naiiwas ito na malanghap ng mga tao sa pamayanan ang maruming hangin sa kapaligiran. B. Pinapasaya nito ang mga tao dahil sa angking ganda at kulay ng mga halamang ornamental. C. Nililinis ito ang maruming hangin sa kapaligiran dahil kailangan ito ang carbon dioxide. At D. Napitigilan ito ang pagbaha. Go! Titik C! Mahusay! May 2 points ka na, Versil! Ika-4 na tanong. Ang mga halaman sa ibaba ay ginagamit bilang palamuti sa loob ng ating tahanan, maliban sa isa. A. Fortune plant. B. Rosas. C. Nara. D. Sampagita. Go! Titik C! May 2 points ka na rin, Alimer. Ang magaling talaga ng ating mga kalahok. Para sa huling katanungan, ang mga halamang ornamental ay nakakatulong hindi lamang sa atin, kundi sa ating kapaligiran. Alin sa mga ito ang mga mabuting na idudulot ng mga halamang ornamental? A. Napipigilan ito ang pagguho ng lupa. B. Nakadadagdag ng polusyon ang mga halamang ornamental. C. Nakakasira ito ng lupa. D. Nakatutulong ito sa paglala ng baha. Go! Titik A! Magaling, Versil! Pasok ka na sa final round!
Alemer, maraming salamat sa iyong paglaho. Para sa final round. Versil, ikaw ay binibigyan ng 30 segundo para kilalanin ang mga bulaklak na makikita sa screen. Maririnig mo ang tunog ng bell gaya nito kung tama ang iyong sagot. Versil, handa ka na ba? Handa na! Simulan na natin! Ipapakita na ang mga larawan. Dumamela, Rosas, Orchid, San Francisco, Dama de Noche. Congratulations, Bertin! Tanggapin mo ito dahil ikaw ay certified San Tita! Maraming salamat po! Oo naman, walang anuman! Manatiling taga-subaybay at tumutok sa paboritong laro ng bayan na magbibigay sa inyo ng bagong kalaman dito sa EPP. Panalo ka! Alam nyo ba na may dalawang klase ng halamang ornamental? Pero, ano nga ba ang halamang ornamental? Ito ang mga halaman na kadalasang ginagamit bilang palamuti. Nakakatulong ito sa pagpapaganda ng ating bakuran, hardin, parke, paaralan at ng ating kapaligiran. Tuwing may okasyon sa ating paaralan, gaya ng graduation, makakakita tayo ng iba't ibang halamang ornamental na ginagamit bilang palamuti sa entablado dahil mas ginagaganda nito ang paligid. Mayroon tayong dalawang uri ng halamang ornamental, ang namumulaklak at hindi namumulaklak. Ang mga halimbawa ng mga halamang ornamental na namumulaklak ay ang mga sumusunod. Una, ang ilang-ilang o kananga tree. Ito ay isang punong namumulaklak na may kadalasang taas na 5 metro hanggang 12 metro. At kilala ito sa kulay dilaw nitong bulaklak na ubod ng bango. Pangalawa, ang rose o rosas. Ito ay isang uri ng halamang ornamental na namumulaklak na may mga tinik sa katawan nito. Pangatlo, ang sampagita. Ito ay ang ating pambansang bulaklak. Kilala ito sa kulay puti nitong bulaklak na sobrang mahalimuyak. Pang-apat ay ang kalachuchi. Ito ay kilala rin sa ating bansa bilang isang ornamental na halaman na namumulaklak. Ito ay kadalasang may tayog na 5 metro o higit pa. Pang-lima ay ang bougainvillea. Ito ay isang halamang ornamental na namumulaklak at nabubuhay ito sa mga lugar na may mainit na temperatura. Hi! It's me, Maymay! At nandito tayo ngayon sa Davao Adenium. Samahan niyo ako ngayon sa paglalakbay ni Maymay! Tara! Ngayon, makakasama natin si Tita Leila Granado. Hi, Tita! Hello, good morning! Morning po! Tita, ano po yun ang mga tanim? Ah, ito ang uso ngayon, ginagamit na pool. Yan siya, ito, yan mga gisi-gisi na tawag niya. Mga ornamental. Opo, opo. Ano pa po? Yan, ito. So, ano po yung mga tanim niyo, Tita, na inain ngayon sa mga plantito at plantita? Ito sila, mga ito ang tinatawag na kalatea. Ah, kalatea. Parang nagkalat lang sila dyan, no? Kalatea. And this one is singonyo. Singonium! Ayan! So, paano po ito dinidilig ang Tita? Every morning. Kami dito, morning lang talaga ang dilig. Pag magwala na, wala na. Gano'n na magpadami. Tita, ginagamit niyo po pala yung ano ng electric fan? Kasi binili namin yan sa mga junk shop. Mura lang. 30 lang ang kilo. Per kilo po pala to. Ibig sabihin, pwede rin pala to lagyan ng tanim? Yes. Madami po. Paano po ito pinaparami? Ito. Kasi ito. Pakita po natin sa ating camera. Apo. Ito, pag ganito na ang size niya, tinatanggal namin. Yan. Tanggal mo siya. Tanggal.
Tapos ito, huwag mo siyang itapon. Ang iba kasi, tinatapon nila, kala nila, wala na, tapos ka na. Ayan ang babies pa nila, lalabas pa, lalabas pa. So, lagay mo lang siya sa tabi. Hindi siya, lagay mo lang dyan. So, ganun magparami. Baby plant and mommy plant. Ayan. Tita, bakit may net po? Ang net kasi, may halaman kasi na ayon yung sobrang mainit. Pag na sobrang init, yung kanilang daw nasusunog. Gaano po ba ang kahalagahan ng halaman sa katawan natin, sa kalusugan natin? Sila, nagbibigay ng oxygen. So, narinig niyo yun ha? Ang mga halaman, nagbibigay ng oxygen sa atin. Kumbaga, na-filter nito ang maruming hangin. At isa pa, nakapagbibigay ito ng kaligayahan sa atin. Sila, ano po ba ang may papayo niyo dun sa mga mahilig magtanim, yung mga plantito at plantita, para dumami yung mga... Lahat naman is magaganda, kung depende kung anong, kung saan ka hiyang. Hindi naman talaga pwede na, porque may halaman ka, yun na. Hindi, kasi minsan hindi ka hiyang. Hanapin mo muna yung hiyang para sa iyo. So maraming salamat, Tita Leila, at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapasyal dito sa inyong magandang nursery. So, marami tayong natutunan ngayon. Natutunan natin na ang mga ornamental plants. Ang mga ornamental plants na sinasabi tulad nito. Ayan, ginamit pa nga ni Tita Leila na ni-recycle pa ni Tita yung mga frame ng electric fan. At saka, sa susunod na episode, may aabangan kayo dahil may ipapakita pa rin kami ni Tita Leila. So, maraming salamat po, Tita. Thank you, ha? At pinasyal nyo kami dito. Paalam! Maraming bye salamat! Bye. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo makapagtatanim gamit ang mga patapong bote tulad ng plastic bottle. Narito ang ating mga kailangan. Cutter, gunting, mga plastic na basyon ng bote, gardening soil, particular shovel o maliit na pala, mga halaman, tali, at tubig pandilig. Ngayon, ihanda na natin ang ating pagtataniman. Lagyan ng marka ang plastic na bote. Kumuhit ng parihaba. Kung saan natin bubutasan ang plastic na bote. Oops! Tandaan! Kailangan ng patnubay ng nakakatanda sa pagsasagawa nito. Gumamit ng cutter para butasan ang plastic na bote at gumamit ng gunting para gupitin ang bahaging minarkahan. Butasan ang ilalim na bahagi ng plastic na bote gamit ang cutter. Ilagay na natin ngayon ang garden soil. Ayan! Ilagay na natin ang napiling halaman sa ating taniman at dagdagan ng garden soil. Butasan ang kabilang bahagi ng plastic na bote para mailagay na natin ang tali. Tandaan, kailangan ng patnubay ng nakakatanda sa paggawa nito. Ilagay na natin ngayon ang tali. Ngayon, diligan na natin ang ating tanim. Ayan! Tapos na ang ating mga hanging plant gamit ang plastic bottles. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, paalam! Ayan! Napag-aralan natin ngayon ang dalawang klase ng halamang ornamental. Ang mga halamang ornamental na namumulaklak at mga halamang ornamental na di namumulaklak. Noong nakapanayam ko si Tita Leila, naikwento niya sa akin ang iba pang kahalagahan ng mga halaman. Tulad ng, una, nakakapigil ito sa pagbuho ng lupa at baha. Dahil kumakapit ang mga ugat ng punong ornamental sa lupang taniman, kaya nakakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa. Pangalawa,
na iiwasan ang polusyon. Sabi nga, nakakatulong ang mga halaman sa paglilinis ng maruming hangin. Pangatlo, nagbibigay ng lilim at sariwang hangin. Ang mayayabong na mga dahon ng mga puno ay nakakatulong sa pagbibigay ng lilim at sariwang hangin. Pang-apat, maaaring itong pagkakitaan. Ang paghahalaman ay maaari ring pagkakitaan at matututunan natin yan sa ating susunod na aralin. At ang panglima, nakapagpapaganda ito ng kapaligiran. Ginagamit ang mga halamang ornamental sa pagpapaganda ng ating mga bakuran at mga establishmento tulad ng mga parke, malls, hotels at marami pang iba. Gayon din sa ating mga paaralan. Tandaan mga mag-aaral, mahalaga ang mga halamang ornamental. Namumulaklak man ito o hindi, dahil may gampanin ito sa ating kalikasan. Kaya naman, kailangan natin itong pangalagaan at ingatan. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Laging tumutok dito sa DepEd TV para sa mga bagong kaalaman. Subaybayan din ang DepEd TV sa ating official YouTube channel. Ang DepEd TV official. Click subscribe. Please like and share ang aming official Facebook page. Ang facebook.com/DepEdTVOfficial. Muli, ako si Teacher Mai. Tandaan, angat ang batang Pilipinong tumutulong at gumagalang sa magulang. Paalam!